Nandito na naman kayo sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Ito ang part 2 ng last vlog. So kung hindi nyo pa napapanood yun, yun ang una nyo panoorin para maintindihan nyo itong pangalawa. Ito na nga, huwag natin patagalin pa, magsimula na tayo. Punta na tayo dito sa ating Shopee account. And guys, pagkabukas na pagkabukas nyo ay ito ang lalabas, ang inyong Shopee account. Yan. Then, pupunta kayo sa My Shop. Ayan guys, may order daw kayo, yan. Ngayon, dahil nagsimula pa lang kayo guys, meron kayong isang order. Susunod nga, marami na kayong order. So, paano nga ba natin i-handle ang pinaka-unan nating order? Pupunta tayo dito sa Ship. Ayan guys, pupunta kayo sa Ship. Pagkapunta nyo sa Ship, ay lalabas itong pinaka-unan yung order. Sa susunod nga, marami na kayong magiging order. Kaya, nako, God bless guys. Sa una nating order, meron nakalagay dyan na arrange shipment. Pipindutin nyo yun guys kasi kailangan nyo i-arrange yung shipment para makuha na ni courier yung item nyo. Make sure na nagawa nyo na yung item. Then, pupunta kayo dito sa arrange shipment. Pipindutin nyo yan. Kapag pindut nyo dyan, meron lalabas na drop off and pick up. And guys, sorry nga pala guys na nagkamali yung spelling ko dun sa una kong vlog. Ito, nagkamali ako ng spelling kasi hindi talagang nagkamali kasi nausog yung... parang may binura ako na part tapos biglang nausog yung off, yung letter F. Yun, dalawang F na usog. Then nag-type ulit ako ng another off. Yun, sorry guys. Unang-una, pupunta tayo dito sa drop off. So mag-drop off kayo guys. Yan yung pupunta kayo sa pinakamalapit na branch ng napili nyong courier. Then, ibibigay nyo yung item. Make sure na na-print nyo na yung Waybill. And then yung pick up guys, yun yung kukunin ng courier sa inyo, yung item. Kukunin mismo sa bahay nyo. Hindi ko pala pipili guys yung drop off kasi bukod sa quarantine ngayon, mahirap na rin lumabas syempre. Kaya ngayon, ang pipiliin ko lang ay ang pick up. Pero guys, ganito yung lalabas kapag drop off yung pinili nyo. Kapag kinlik nyo yung drop off, then kinlik nyo yung compute, ayan guys yung lalabas. Please print consignment note from Shopee Seller Center. Then press nyo yung okay. Para naman guys sa pick up, ayan. Make sure na tama yung pick up address nyo. Pwede nyo siya i-change kung gusto nyo. Kung may sa palagay nyo na merong mali pang details. Ayan. Sa akin guys, tama-tama naman yung details ko. Then, itong pick up date. Sa last vlog ko guys, may nakita ko doon yung pre-order and not pre-order. Pwede yung pre-order guys, yun yung kung gusto nyo lumagpas ng 7 days yung pagkuha sa inyo ng courier yung item. Kasi kadalasan yung mga ganun, yun yung made to order. Pero kung hindi naman made to order yung ano yung item nyo, huwag nyo na lang i-pre-order. Pero kung made to order or pre-order siya, pwede nyo siyang i-arrange ng pick-up for 7 to 30 days. Ganun. Ayan, sa akin, naka-pre-order ako. Kaya exchange na natin siya. Pero dahil may P-time naman ako, ayan, gagawin ko, dito na lang ako sa Tuesday, April 6, 2021, mag-ship. Although, yun yung mga available dates na pwede ako mag-ship. Pwedeng April 20 pa ako mag-ship. Pero, ang pipiliin ko na lang ay ito dahil may P-time naman ako. And make sure guys na ina-update niyo yung buyer niyo sa pick-up date dahil baka mamaya nag-antay siya ng matagal tapos hindi niyo ina-update yun. So okay naman, ina-update ko naman sila. Ngayon, mabilis lang din naman ako mag-ship. And then, click natin yung confirm. Guys, ang pinili ko palang courier ay ang J&T Express. Yan. Then, confirm. J&T Express will collect parcel from your pickup address. Then click OK. Yan guys, lalabas tong J&T Express tracking number. Kapag labas nyo yun guys, mahalagang isusulat nyo yan sa isang malinis na paper or i-screenshot nyo muna.
pinaka-best way dito, isusulat nyo sa isang papel yung name, then itong tracking number. Ito yung pick-up date. Pwede nyo ulit palitan kung nagbago yung isip nyo. Pero sa akin, yun nagbago yung isip ko. Kaya, ayan. Confirm. Then, press okay. Then, back na kayo. Then, naka-arrange shipment na tayo. Then, i-back na natin guys yung app. Ito guys, sasagutin natin yung mga common question tungkol sa kung paano nga ba kapag pinipick up, saan makukuha yung waybill, yung pouches, at kung paano maipapadala yung pera. Ayun guys, pagkatapos nyo ma-arrange yung pick up, ngayon, i-ready nyo na yung order nyo, gagawin nyo na yung order nyo, kung gagawin nyo pa ba, or kukunin nyo na lang yung item, ganun. Saan nga ba natin makukuha yung mga pouches, waybill, ganun? Lalo na kung nagsisimula pa lang tayo, saan ba natin makukuha? Kasi yung iba, minsan nag-aalala sila kung makakakuha ba sila ng pouches o hindi. Kung bibilin ba yun o hindi. Sa Waybill naman, nag-aalala yung iba kasi wala silang printer, wala silang pag-print. Wala alam kung paano mag-print ng Waybill, ganun. Hindi kayo guys nag-iisa kasi ganyan din naman ako dati. Nag-aalala rin ako sa ganyan. Pero ngayon, dahil alam ko, nag-share ko na lang sa inyo. Sa mga yung ginakakalam guys, ito yung pouches, yan. Yun yung pouches guys. Ito yung small size ng pouches ng DNT. Medium size. Wala ko guys na large size ng pouches kasi hindi namin totally malakihan yung mga order. Kaya hanggang ganyan lang muna. Kasi simula hanggang medium. Sa susunod, lalaki rin naman yung order. Kaya pakakailanganin na rin natin yung pouches. Yung pouches guys, paano nga ba ito? Pinibili ba ito or hinihingi lang? Ito guys, ay hinihingi lang. Kayo, na mga bago pa lang na magiging seller, yung ngayon, yung mga nanood ng vlog ko, magkakaroon kayo ng ganito. Hinihingi lang to sa courier na nagpipick up sa orders nyo. Kapag nakatanggap kayo ng first order, naiisip nyo na, paano nang paano yan? Wala akong pouches, wala akong waybill. Saan ako kukuha nun? Marami sa inyo nag-aalala kasi hindi nyo alam kung saan nyo ilalagay yung mga order nyo dahil wala kayong pouches ng napili niyang courier. At yung iba nag-aalala kung saan ipiprint tong waybill kasi hindi naman lahat merong printer. Kapag unang order nyo guys, meron ng dalang-dalang waybill si driver na magkukuha ng order nyo. At ipipaste nyo na lang agad yun sa item na in-order sa inyo ng buyer nyo. Kapag kuha ni rider guys ng order nyo, pwede na siya na yung maglalagay sa pouches. Pwede rin naman na kayo. Pero maganda dun guys, na kayo na lang maglagay ng order ng buyer nyo sa pouches. Kanina guys, doon sa in-screen record ko, sinabi ko guys na screenshot niyo yung tracking number ng DNT. Imagine nyo lang guys na meron na kayong first order. Then, kanina nag-arrange pick up tayo. Then, ito yung items na in-arrange pick up ko. Ngayon, nagawa na siya. Babalik ko na siya guys. Yun na. Pabalot na siya. Yun lang. Ang gagawin natin guys, yung kanina in-screenshot natin, isusulat natin dito. Isusulat ko na siya gamit itong pencil pen. Yun na guys, nasusulat ko na siya. Ibibigay nyo na lang ito kay courier, then siya na bahala magdikit ng waybill dito. Guys, sa mga susunod yung order, minsan sinasabi ni courier na kayo na mag-print ng waybill nyo, minsan meron na rin siya ng pag-provide na waybill. Paano kapag wala kayong printer? Saan naman kayo mag-print ng waybill? Sabihin nyo lang guys sa courier nyo na wala kayong pang-print ng waybill dahil wala kayong printer. Maiintindihan din naman nila yun guys. Pero kung may printer kayo guys, pwede nyo rin naman na i-print na yung waybill nyo. Kung meron naman kayo guys na printer na pwedeng pag-print, pwede nyo mag-i-print guys para sa next vlog ko. Doon nyo malalaman kung paano i-print yung waybill using phone and using PC. Para sa susunod na vlog, ituturo ko sa inyo kung paano mag-save ng waybill using phone and PC at kung paano rin ito i-print. Ayun guys, doon na nagtatapos ang ating video sa araw na ito. Sana ay may natutunan kayo sa video na ito. Salamat sa panonood at God bless you! Natapos na naman ang ating video sa araw na ito. Kung gusto mo pa ng ganitong video, abang-abang ka sa aking channel. Kung may katanungan o gustong umorder, maaari akong kontakin sa aking social media accounts link below. Paalam mga katala!